Hello, Sisi Athena. Ito ang tanong ko sa'yo. Kung bibigyan ka ng kapangyarihan ng ating Diyos, ano yon at bakit? Kung bibigyan ka ng kapangyarihan ng ating Diyos, ano yon at bakit? Siguro ang gusto kong kapangyarihan, siguro yung makikita ko yung future ko, yung hinaharap, yung makikita ko yung hinaharap para alam natin kung anong baguhin natin, and so I could be ready and change everything that something to change. May one friend asking me kung bibigyan daw ako ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ano iyon at bakit. Siyempre, ang pipiliin ko ang maging superhero o tagapagtanggol kasi gusto ko pong tumulong sa mga taong naaapi at naghihirap. Kaya yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Gandang Antonio. Ayan. Sabi nila, kung bibigyan daw ako ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng kapangyarihan, isa lang po ang gagawin ko. Gusto kong ibalik yung paggalang sa kapwa, paggalang sa mga matatanda. Dahil kapag wala kang paggalang sa iyong kapwa, wala kang patutunguhan sa iyong buhay. Kaya sana ibalik natin yung paggalang sa ating kapwa, lalo na yun sa mga nakakatanda sa atin. Yun lang, maraming salamat. Bye-bye. Hello, that is me again, Ariel Lumamag TV. So, ginawa ko tong video na to. Meron lang gustong ipapasagot sa isa ka pinakamalagang tao dito sa White World. So, ito yung tanong. Kung pagbigyan ako ng kapangyarihan, okay, so ito, ulitin ko ang tanong. Kung pagbigyan ako ng kapangyarihan ng Diyos, ano ang gusto ko at bakit? So, yun. So, yan ang mga tanong niya, pinakamahirap para sa akin. So, kung ako ang papiliin, okay, ang piliin ko ay kapangyarihan nang masasaktan. So, yun. So, bakit? So, pinili ko yung kapangyarihan ng masasaktan kasi sa dami ng nangyari sa atin ngayon, mayroong nasaktan sa nagpaubaya, mayroong nasaktan na hindi mo nabigyan ng gusto, mayroong nasaktan na nakahiwalay, mayroong nasaktan na hindi nakakapagsunduan. So, para sa akin, kung bigyan mo ako ng kapangyarihan, na ipiliin ko yung masasaktan. Para naman lahat masasaktan na. So, so, para wala nang masaktan. Okay, binigay na ang lahat sa atin para na ibigay ko sa inyo lahat na nasasaktan na kayo, pero yun na, hindi na kayo masasaktan kasi kapangyarihan ng masasaktan yung pinili ko. So hindi ka na masasaktan kahit anong gawin, kahit anong hindi mo ibigay na yung gusto mo, hindi ka na masasaktan kasi nasasaktan ka na. Magpaubaya dahil sa pagmamahal, hindi ka na masaktan kasi binigyan na kita ng masasaktan ka na. So yun lang ang pinili ko ay kapangyarihan ng masasaktan. So peace sa lahat sa nasasaktan dyan, at ako yung magbibigay sa inyo para hindi na kayo masasaktan. So yun ulit, this is me, Ariel Lumambag TV. Ayun lang ang sagot. At salamat! Bye-bye! What's up, Athena Pina? And a shout-out to you, also known as Athena Pina. Dating naalala ko sa channel ko, andun lagi ka sa aking live streaming, and now you're on your way.
malapit ka na niya. Shoutout to you, Atina Piñaranda, at sasagutin ko na yung katanungan mo. Kung ako ay bibigyan ng pagkakataon ng ating buong may kapal na magkaroon ng isang kapangyarihan galing sa kanya, gusto kong magkaroon ay healing power na kung saan pwede kong i-heal lahat ng mga tao ng masakit dulot ng pandemya ngayon upang makamta nila ang kaligayahan ng kanilang tinatahak sa buhay. At yun lang po, sana ay nagbigyan kita ng tamang sagot. Good luck sa channel mo, Atina Piña, and see you around in YouTube. Hi guys! Welcome to my vlog! Joke! May tanong dito si Mayet. Ito. Kung ikaw ay bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos, ano ang gusto mo at bakit? Well, if I have given a chance na magkaroon ng kapangyarihan, I would choose the power of healing. True healing, mapapagaling ko po yung lahat ng may sakit, lahat ng may karamdaman dito sa mundo. Especially para sa akin. Para sa akin pala yun. Kasi sakitin ako eh. So, kung bibigyan ako ni Lord na may power, yun ang magpagaling. Hindi lang para sa akin at para din sa lahat. Kasi papagalingin ko sila lahat. And especially in this pandemic. Kasi marami sila eh, naapektuhan ng COVID-19. So, gusto ko mabalik tayo sa normal. So, para mabalik sa normal, papagalingin ko yung nagkasakit ng COVID-19. So, para happy lang tayong lahat. Kasi, pinagaling ko sila eh. I have the power of healing. In Jesus' name, Amen! Hello guys! Kung ako ay bibigyan ng pagkakataong magkaroon ng kapangyarihan, ito ay magkaroon ng kapangyarihan makapagpagaling ng may sakit. Dahil alam ko na ito yung pangangailangan ng bawat tao, even sa buong mundo. Mayaman ka man or mahirap, alam kong nakakaranas ka ng kahit anong klaseng sakit. May pera man or wala, I know na kailangan mong mag-heal sa kahit anumang karamdaman. Kaya kung ako'y bibigyan ng pagkakataong magkaroon ng kapangyarihan, ito ay pagalingin ang pusong nasasaktan. Alright, bye-bye! Kung ako bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos, ano ang gusto ko at bakit? Gusto kong makalipad. Para magagala ng libre, walang pamasahe. At masubukan namang lumipad sa ere. Ganun sana. Ako ng kapangyarihan, ano at bakit? Siguro ang pipiliin ko ay makapagpahinto ng oras. Tumigil ang bawat sandali. Para kung may mga trahedya mang mangyayari, pwede kong pigilan. Hello, have a good day everyone. Ako rin ang tumagon ang isa kong kanakaroon tungo sa kaigsoon na si Sister Mayet. Ang iyong question is, kung bibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos, anong gusto mo at bakit? So para sa kung ano, naunta, mawala ng pandemic karon sa buong mundo, patigit sa lahat yung family ko na sa mawuting kalagayan lang at malayo sa sakit. Yan lang po. God bless everyone. Bye-bye.